totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Isang magandang araw po sa iyo, Sir PB. Salamat po sa patuloy niyong pagbibigay ng mga kwento. Isa po ako sa inyong mga taga-subaybay. Pero siguro ay mga ilang buwan ko pa lamang na-discover ang inyong channel. At aaminin ko na nasisiyahan po ako sa pakikinig ng inyong mga isinasalaysay sa inyong programa. Ang ibabahagi ko pong kwento ay sarili ko pong karanasan. Nangyari po ito doon sa probinsya ng nanay ko. Napilitan po kasi kaming lumipat nung magdo-12 anyos na ako. Dahil sa nawalan ng trabaho ang tatay namin. Kaya ipinaalam ni nanay sa kanyang mga magulang ang aming kalagayan noong mga panahong iyon. Iminungkahi naman nila na umuwi na lang kami doon at magsimula ng panibago. Tutal naman daw ay malapad ang kanilang sinasakang lupain. At iyon ay sinabi naman ni nanay kay tatay na noong una ay hindi pa ito pumayag dahil sa hindi ito sanay sa mga gawaing bukid. At isinasaalang-alang niya rin kaming tatlong mga anak niya. Pagkat malaking pag-a-adjust daw ang kailangan naming gawin at siguradong maninibago talaga kami. Sinabi ni nanay na ganun lang naman daw talaga sa simula. Ngunit masasanay rin umano kami. Noong huli ay napapayag din ni nanay si tatay. Sapagkat tila wala naman itong iba pang mapagpipilian. Kami namang mga anak nila ay susunod lamang. Dahil sa nalalaman naman namin sila ang masigit na nakakaalam kung ano ang makabubuti para sa aming lahat. At wala pa naman kaming kakayahan noon na magdesisyon para sa aming mga sarili. Makalipas lamang ang halos mahigit isang linggo, ay nagpasya na kaming umuwi. Dala lang namin yung mga pangunahin naming pangangailangan. Yung iba naming gamit ay pinatracking na lang nila tatay. Habang yung iba naman ay iniwan na lamang at pinasaulian niya sa kanyang nakababatang kapatid na kalapit namin noon. Hindi rin naging madali para sa amin ang pagbiyahe dahil sa marami kaming mga dala. Napakahirap po noon. Muntik pa nga kaming hindi makasakay ng barko dahil sa nataon na napakaraming pasahero pagkat bakasyon noon. Kaya nang masapit namin ang probinsya nila nanay, ay talaga namang doon pa lang kami nakahinga ng maluwag. Lalo na nang makababa na kami ng barko at nakasakay na sa jeep na pampasahero. Mahigit isang oras din ang naging biyahe namin noon sakay ng jeep. At sa unang pagkakataon ay noon pa lang ako nakakita ng ganon na punong-puno at siksikan. Hanggang sa pinakabubong ng sasakyan ay may mga nakasakay na pasahero kasama ng mga bagahe.
pagbabang pagbaba namin sa jeep ay nakita kong may ilang mga tao na naghihintay doon sa gilid ng kalsada. Na nang makababa si nanay ay mabilis na inunat nito ang kanyang dalawang kamay at napatakbong papalapit sa kanila. Mayroon doong dalawang matanda na sa tingin ko ay iyon ang mga magulang ni nanay. Iyon pa lang kasi ang unang pagkakataon na makikita namin sila. Naroon din ang ilang pang mga tao na nung huli ay nalaman naming mga kapatid ni nanay at kasama din nila ang aming mga pinsan. Nagyakap sila at napaiyak sa sobrang pangungulila nila sa isa't isa. Matagal kasi nilang hindi nakasama si nanay. Dalagita pa lamang ito nang nagpamay nila. Hanggang sa makilala na nga niya si tatay at nagsama na sila. Na nagpakasal lang ng mga dalawang taon na ang bunso naming kapatid. Bali walong taon na rin silang kasal ni tatay noong mga panahon na iyon. Dahil 10 taon na ang bunso namin, habang yung panganay naman naming kapatid ay 14 anyos na noon. Matapos na makapagkamustahan ay tinulungan na nila kami sa aming mga dala. At ang pag-asa kong makakapagpahinga na ay biglang nawala. Dahil sa malayo pa pala ang bahay ng lolo at lola namin. Mahaba-habang lakaran pa pala. Nang dumating kami sa bahay ng mga magulang ni nanay, ay halos paalas 12 na. Buti na lang at may iniwanan sila doon para magsaing at magluto ng ulam. Kung kaya matapos na makapagpahinga ng kaunti ay nakapagtanghalian na rin kami. Hindi matapos-tapos ang kanilang pagkukwentuhan at mahalata mo talaga ang kasabikan nila sa isa't isa. Di nagtagal ay napag-usapan na rin nila nanay kung saan banda ang lupa na parte niya at pwede na rin kami doon magtayo ng bahay. Naramdaman na kaagad naming magkakapatid ang malaking kaibahan ng paninirahan sa Maynila at sa probinsya. Dahil sa radyo lamang ang naririnig namin at wala silang TV. Isa iyong maliit na radyo na dibaterya. Kung tama ang pagkakatanda ko, ay transistor pa nga ang narinig kong tawag nila doon. Kinagabihan noon ay tila hindi nababawasan ang mga kamag-anak ni nanay na pumunta at sumundo sa amin. Ganun pala doon. Naisip kong marahil ay matindi ang pagkasabik talaga nila kay nanay. Dahil sa mahabang panahon itong hindi nila nakasama. At nagkaroon pa nga noon ng kaunting salo-salo. Dahil sa nagkatay sila ng baboy noong mga bandang hapon. At napansin kong may mga dumarating pa na marahil ay mga huling nakabalita sa aming pagdating. At may dala silang mga container na noong una ay hindi ko pa alam kung ano yon. Kalaunan ay nalaman kong yun pala ang inumin nila doon. Iyon pala ang tinatawag nila na tuba. Noong mga alas 7 na ng gabi ay nakaluto na sila ng ilang putahe at nag-umpisa na silang maghain. Kung kaya nagsimula na rin ang kainan habang ang mga kalalakihan naman ay nakapalibot at nagiinuman. Sa unang pagkakataon
ay doon pa lamang ako nakatikim ng karne ng native na baboy. At nagustuhan ko ang lasa noon, na kahit hindi kumpleto ang kanilang mga rekado, ay masarap pa rin ang kinalabasan ng kanilang mga niluto. Matapos kumain, ay nagpahinga na kaming magkakapatid sa isang silid. At hindi ko na namalayan pa na nakatulog na ako. Pero nagising ako na sa tansya ko ay mga hating gabi na iyon. Naririnig ko pa rin ang mga boses ng mga nag-iinuman sa labas. At naroon pa ang tatay namin. Habang sa katabing kwarto naman, ay naririnig kong nag-uusap sila nanay ng lola at mga tiyahe namin. Sa pakiramdam ko ay tila mahalaga ang kanilang pinag-uusapan. Dahil sa seryoso ang kanilang mga tinig, naisip ko na marahil ay kanila nang pinag-uusapan ang tungkol sa aming pagtira doon. Kaya muli na lang akong natulog. Nang mga madaling araw ay nagising muli ako nang makaramdam ng pananakit ng tiyan. Kailangan kong magbawas. Bumangon ako at naupo sa aming higaan. Nakita kong kami lang magkakapatid ang naroon. Tahimik na rin ang mga nasa labas. Ginising ko si ate dahil sa magpapasama ako sa kanya sa palikuran. Naiirita pa ito nang gisingin ko. Ngunit napilitan na rin bumangon dahil sa masakit na talaga ang tiyan ko. Nalaman ko mula kay ate na wala palang palikuran doon. Pero sa pagkakataong iyon ay wala na akong magagawa pa. Pagkat wala naman akong ibang mapagpipilian. Kaya sinabi ko sa kanyang samahan na lamang niya ako. Dinala namin ang gasera at lumabas kami ng bahay. Tinungo namin ang sagawing likuran noon. Doon ay nakita kong may mga puno ng kasoy, may santol at abukado. Mapuno ang lugar na iyon. Sa unahan noon ay napakarami ng mga halaman at matataas na mga damuhan. Kung kaya naisip kong doon na lamang ako pupwesto para isagawa yung tawag ng kalikasan. Paulit-ulit ko pang sinabi kay ate na kanya akong hintayin at huwag akong iiwan. Na dahil sa pag-uulit-ulit ko ay nakulitan na ito sa akin. At pabulyaw akong pinagsabihan na oo na. Nang nasa kalagitnaan na ako ng aking ginagawa, ay bigla na lamang akong nakarinig ng garalgal na tinig. Pero parang hindi iyon likha ng tao. Di po ako sigurado kung narinig din iyon ng ate ko. Pero rinig na rinig ko po iyon. Kaya iginala ko ang aking paningin at nabigkas ko pa yung katagang ate, na mabilis naman siyang sumagot. Nang biglang narinig ko na may dumapo sa puno ng santol, na lumika ng malakas na ingay iyon. Kaya doon na pabaling ang atensyon ko. Pero wala akong makita. Kaya binilisan ko na yung aking ginagawa. At ganun pala doon. Dahil dahon lang ang ipinapamunas. Takot na takot ako noong mga oras na iyon. Dahil sa bukod sa madilim, ay hindi pa ako sanay at pamilyar sa lugar. Kaya nagmamadali ako
at patakbong pumasok ng bahay. Medyo nakarandam pa ako ng pangangati sa aking pangupo dahil sa hindi talaga ako sanay. Nagpasalamat ako kay ate dahil sa sinamahan niya ako. Pero tumango lamang ito dahil sa antok na antok siya at bumalik na ito sa pagtulog. Tumabi naman ako sa kanya. Kinaumagahan, wala pa sana akong balak na bumangon kahit nararamdaman ko nang tumatama na sa akin ang sikat ng araw. Dahil sa talagang napagod ako sa aming biyahe, idagdag pa yung ginawa naming mahabang paglalakad papunta sa bahay nila Lola. Kaya lang, talagang pinababangon na kami ni Nanay. At naririnig na namin na nagsusuka si Tatay. Nasabi nila Lolo at Lola ay nasobran daw ito sa kanyang ininom. At hindi pa naman sanay umano sa tuba. Kaya marahil ganon. Hindi ko na nagawang makakain pa noon ng mabuti. Dahil sa naririnig kong patuloy na nagsusuka si Tatay. At idinadaing nito na masakit daw ang kanyang kasukasuan. Pati umano, ang kanyang ulo at sikmura ay sobrang sakit na rin. At nang mapasulyap ako kay Tatay, ay nakikita kong namumudla na ito. Naroon din ang Lolo at Lola ko na nilalapatan naman siya ng lunas habang nakahiga. Ang buong akala naming magkakapatid at ni Nanay ay uhupa din iyon. Ngunit hanggang kinagabihan ay nagpatuloy ang nararamdamang sakit ni Tatay. Halos hindi kami makatulog na magkakapatid dahil doon na nakakapangilabot pa ang tunog na kanyang nililika. Kasi para na itong naghihingalo na para siyang may hika na kinakapos sa kanyang paghinga. Pero hindi naman siya pinababayaan ng kanyang mga biyanan. Maging si Nanay ay nakaantabay sa kanya. Nang sumunod na araw, nagsimula na ring dumaing si Nanay ng pananakit ng kanyang sikmura at nagsusuka rin ito. Hanggang sa pareho na nga silang naratay sa banig, nag-alala na kami sa aming mga magulang. Pero hindi nawawala ang aming pag-asa dahil sa hindi naman sila pinababayaan ng aming mga lolo at lola. Ngunit makaraan ang mahigit isang linggo ay lalong lumupa ang karamdaman ng aming ama. Grabe na ang ipinayat nito pagkat halos hindi na ito kumakain. Lagi siyang walang gana. Isang gabi ay nakita kong pinakain si Tatay nila Lola. Narinig kong sinabi pa niya na iyon na lang daw ang tanging pag-asa. Makaraan ang ilang oras habang kasalukuyan na kaming natutulog noon, ay bigla na lamang kami nakarinig ng isang malakas na sigaw at parang nagwawala. Napakabangis noon. Mabilis akong napabangon at nakita kong nasa pinto na ang ate ko na nauna palang nakarinig noon. At ang nasa pinto na kami ng kabilang silid ay nakita naming pinipigilan nila Lolo at Lola si Tatay. Nasa harapan nito ng bintana at parang gustong tumalon mula doon. Gustuin man namin magtanong ay hindi na namin nagawa pa dahil sa abalang abala sila at ayaw naming maging sagabal. Kaya nandun lamang kami ni ate at nakamasid.
Ngunit nagimbal kami kapwa ng ate ko. Nang makita namin si tatay, nang tumalikod dito sa bintana at humarap sa direksyon namin. Grabing takot ang naramdaman ko noong mga oras na iyon. Sobrang lakas ng pagkalabog ng aking dibdib. Pagkat tinubuan ito ng mga buhok sa kanyang mukha at grabe ang kanyang paglalaway, na pulang-pula ang kanyang mga mata. At akma kami nitong susugurin. Buti na nga lamang at napigilan nila lolo at lola. Parang wala siya sa kanyang katinuan. Dahil doon ay napatago akong bigla sa likod ni ate. At narinig namin ang aming lola na sinabihan kaming bumalik na sa aming kwarto. Nang sumunod na araw ay nagulat na lamang kaming magkakapatid nang malaman naming wala na si tatay. Hindi kami makapaniwala dahil parang napakabilis na mga pangyayari. Na naisip ko pa nga noon na kung hindi siguro kami umuwi ay hindi mangyayari iyon, na sana ay buhay pa si tatay. Nang mga bandang tanghali ay nakita kong nagdatingan na rin ang mga kaanak ni nanay. Kanilang inasikaso ang labi ng aming ama. Ginawan din nila ito ng ataol. Hanggang dito na lang po muna, Sir Bibi. Pagpasensyahan nyo na po dahil sa may kabaan po ang aking kwento. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Binabati din po natin ang lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa ating mga silent listeners, sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.